audience sa mga suot ni Risa. 49% annoyed, 43% happy, 5% angry, at 3% inspired. Ang susunod nating kandidato ay si Teddy Casino. Ang social media question naman para kay Teddy ay galing kay at Carlos Celdran. Ang katanungan mula kay Carlos Celdran ay ganito. What are your views on correcting the Philippine Constitution, especially the 60-40 foreign ownership part? Should we go parliamentary? We have 2 minutes. Hello. Ako po ay naniniwala na para umunlad ang ating ekonomiya, hindi kailangan baguhin ang konstitusyon. No, lalo na itong yung preferential treatment para sa sarili nating mga industriya at sa sarili nating mga kumpanya. Mahalaga pong i-maintain natin yung 60-40 rule na yan dahil ngayon pa lang na meron tayong constitutional requirement na dapat ang mga Filipino companies ay 60% owned. Ngayon pa lang ho ay naiikutan na ho yan ng mga foreign investors. At ang nangyayari ay mas sila ang dominante, mas sila ang nakikinabang at nagko-control ng ating ekonomiya. So para sa akin, ang kailangan yung implementasyon ng Filipino first provisions ng ating konstitusyon at talagang kailangan protektahan at pangalagaan ang sarili nating mga industriya bago ang mga dayuhan. Doon naman ho sa parliamentary system, ako po ay naniniwala na kung pare-pareho pa rin ang mga ilalagay natin sa pwesto, kung yung mga political dynasties pa rin ang mamamayani, kung yung mga may-ari pa rin ng mga malalaking lupain at malalaking korporasyon, ang siya din kumokontrol at nagdodomina sa ating politika, eh kahit ho gagawin nating parliamentary system ng ating bansa, eh hindi rin magaganap ang pagbabago. Sa katunayan, nangangamba po ako na dahil sa parliamentary system ay tatanggalin na natin yung check and balance sa pagitan ng Kongreso at ng Senado, baka mas lalo pang maging prone sa pagkukutsabahan ng mga nasa pwesto at lalong maglabas ng mga hindi magagandang batas at patakaran ang pamahalaan. So para sa akin po, eh gawin nating maayos at tiyakin natin na accountable ang ating pamahalaan sa ating mamamayan. Yan ang mas importante. Salamat, Teddy. Tutungo naman tayo sa katanungan mula sa ating audience. Katulad po nung nauna kanina, makibanggit po ng inyong pangalan and then state your question. And Teddy will have 2 minutes to reply. Good evening, sir. My name is Emil Tapnyo and I'm a development worker. So, sir, you're a senatorial candidate of Makabayan Group and you're basically riding on an independent platform against the organized Team Pinoy and the UNA Group. But in Senate, you will need allies for the approval of your legislative measures. So, how will you go about it, sir, especially that if we're going to base it on how you voted in Congress or how you your stance on issues, eh, medyo saliwa sa kagustuhan ng ating administrasyon at ng mga nakaloklok. And follow-up question, sir, aside sa mga nakaloklok na senator ngayon, sino gusto niyong makasama pa na senators among the senatorables ngayon? Thank you. Maraming salamat po. Siyempre po, meron tayong sariling plataforma. Meron tayong sariling programa na isusulong sa Senado. Kaya lang, sa praktikal na realidad, eh, ang desisyon sa Senado ay sa pamamagitan ng botohan. So talagang mangangailangan na tayo ay magbibuild ng mga alliances, ng magagandang working relationship sa mga kapwa nating senador. At aabot po tayo dyan. No, kapag tayo ay nanalo na, aabot po tayo dyan. Pero ngayon na tayo ay nangangampanya, para sa akin ang mas mahalaga ay ipakita sa publiko ano ba ang kanilang maaasahan, ano ba yung ating mga ipaglalaban. Pero hindi natin sinasabi na hindi tayo handang makipagtulungan sa ibang mga senador, lalo pat pareho naman yung ating mga ipinaglalaban, pareho yung ating mga mithiin sa ating bayan. Kaugnay nung... sa follow-up? Among the senatorial bills. Kung sino pa. Alam nyo po, meron kaming mga limang nakasama na ng matagal kami ho sa Makabayan na sa mahabang panahon at maraming mga issue nakasama na namin, lima ho sila na tingin ko magandang makasama ng inyong lingkod doon sa Senado. Kasama dyan sila Senator Cheese Escudero, Senator Loren Legarda, si Senator Coco Pimentel,
Of course, si Miss Cynthia Villar at yung kaibigan kong si Grace po. Tingin ko kung sila ay makakasama natin sa Senado, eh malaking bagay at mapatutulungan namin ang magagandang mithiin namin kapwa para sa ating bansa. Maraming salamat sa sagutan at salamat din sa tanong. Silipin natin ang